Hello, good evening. Bago matulog, mag-facial mask muna tayo para pang pa-relax. Ano kasi, ang buhay OFW, pagod sa trabaho lalo na't ang amo ay masungit. So, pagkapasok ng kwarto, ito, mag-relax-relax muna. Maglagay ng konting facial mask sa mukha para pigil edad. Ano ba to? Tama ba tong pagkalagay ko? Ayan, medyo nag-dry-dry na siya ng konti. Kanina, basang-basa siya. Bago matulog po. Para, sabi nila, ano daw ang wrinkles? Tinan natin kung totoo bang sinasabi nila. Hello, good evening guys, good evening friendship. Buhay OFW around the world. Mga kapwa ko OFW, good evening po sa inyong lahat. Ang ko tama ba to? Parang iba talaga pag ano, hindi sanay maglagay nito. Pero try ko talaga nilagyan para pa-relax sa skin, sa mukha. Kasi magpo-44 na po ako sa September. Tapos sabi nila, lalabas na ang mga maraming wrinkles. Kaya maglagay daw ng ganito para hindi daw maglalabasan ang wrinkles. Try natin kung effective ba ito guys. Ganito. Natatawa naman ako sa mata ko. Para matakpan yung eye bags. Kasi OFW, pagod. Stress, lalaki daw ang eye bags. Pasensyahan nyo na po ako guys. Naaliw lang ako sa facial mask ko. Mamaya tatanggalin na ito para maghilamos at matulog. Please subscribe my YouTube channel, guys. Sonia Vlog Singapore. Para naman dadami ang subscriber ko. Yan. Kapwa OFW ko dyan. Ganito po. Mag-relax-relax po tayo nito. Maglagay po ng ganito para ma-relax ang mukha natin bago matulog. Take out stress. Stress sa pamilya, stress sa trabaho. Diba? Ito lang ang ano, kasiyahan, ka-relaxing. Tapos bukas is another day na naman sa trabaho. Ang sarap sa pakiramdam sa mukha po guys na may ganito. Try nyo po mga kapwa ko OFW, kapwa ko caregiver, mga nag-alaga ng matanda dyan. Kasi stress tayo sa matanda, lalo na't matanda na masungit. Maldito, maldita, naku. Kailangan talaga ng big patient. So, bago matulog, i-relax nyo ang mukha nyo, i-relax nyo ang skin nyo para kinabukasan sarap magtrabaho na naman for another day. At huwag kalimutan magdasal sa Panginoon. Bigyan tayo ng magandang kalusugan sa everyday kasi kailangan tayo ng pamilya natin.
lagi tayo magpipray sa kanya at magpasalamat na kahit pandemic, may trabaho pa rin tayo, mga kapwa ko OFW around the world, lalo na mga Pilipina, nag-alaga ng matanda katulad ko, na big patient sa pag-alaga ng matanda, lalo na magpupupo, lilinisin natin, paliguan, painuman ng gamot. Kailangan talaga ng mahabang pasensya. Minsan pa manuntok kasi lalo na pag demensya or manigaw, hirap. Pero dahil part of the job, so pasensya talaga at sakripisyo para sa pamilya ang puhunan natin mga OFW, para sa ating pamilya, lalo na sa mga anak natin ang tatrabaho. Kailangan nating mahabang pasensya sa pag-alaga ng matanda para happy tayo magtrabaho sa kanila kahit masungit or maldito sila minsan. Ganyan lang talaga ang buhay, OFW. Sakripisyo, pawis at luha. Okay guys, good night. Sana may matututunan tayo, may matututunan kayo sa vlog ko ngayon for relaxation mga OFW. Hello guys, ito pong bed ko, nilagyan ko siya ng towel para hindi maano yung mas mabasa yung unan. Ayan. Nagdikit. Saan po siya? Okay po. Good na. Thank you guys.